What's up? Kilalanin natin mabuti si Don Trollano, isang magaling at mahasal na player. Pero bago yan, huwag kalimutan i-subscribe ang aming channel and i-click ang notification bell button para walang malagpasang video about sa basketball. A player that once a roller sa Rain or Shine, e ngayon ay key player sa Talk and Text. Si Siledonio Trollano Jr. or Don ay may height na 6 feet 3 inches at ipinanganak sa Digmoto, Catanduanes. Nag-college siya sa Adamson University at naglaro doon from 2012 to 2014 season. Hindi man ganun naging kaingay ang career niya doon, gumagawa naman siya ng pangalan niya sa PBA. Ngunit bago siya makilala sa PBA, paano nga ba siya nagsimula dito? Si Don ay na-draft bilang 15 overall ng Rain or Shine noong 2015 PBA draft. Hindi man bigating rookie noon ay nagbigay pa din ng 8 points, 3 rebounds at 4 assists si Don sa panalo ng Rain or Shine kontra Colombian Jeep. And take note, second game niya pa lang ito sa PBA noon. 2 weeks later ay nagtala naman siya ng ikauna niyang double digit game na umiscore ng 12 points to go along with 3 rebounds sa panalo ng Rain or Shine kontra Alaska Aces. Patuloy nga na nag-improve ang laruan ni Don. At sa ikadalawang taon niya sa liga ay nag-average na ng 4.2 points at 2 rebounds per game. Hindi naman talaga siya scorer pero yung efficiency niya on court ay kakaiba. At noong March 26, 2018, inapprove na nga ni Kumi ang trade na maglilipat kay Norbert Torres sa Rain or Shine kapalit ni Don Trollano. At dito na nga nagbago ang takbo ng karir ni Don. From being a role player ay nabigyan niya ng break under coach Mark Dickel. Naging starter na, di ba? From being a 8-minute guy sa loob ng court, masasabi ko na ibang klase na si Don ngayon. Nag-average siya ngayon ng 31 minutes pero talagang solid na solid na ito. At nagtatala pa ng 11 points, nearly 6 rebounds per game. At bukod doon yung hustle niya, hindi talaga makikita sa box score. Ngayong alam nyo na ang storya ng buhay ni Don, sangayon ba kayo na mabigyan siya ng Most Improved Player Award? At sapat na kaya siya maging main man sa Blackwater? I-comment nyo lang sa baba ang inyong opinion at pag-usapan natin yan. And again, this is the Dagger PH. Thank you!